apat na dahilan ng aksidente o ikaw mismo ay maka-aksidente sa ibang tao. Coming up! What's up mga kalakbay? Magandang umaga po sa inyo muli. Muli ay nagbabalik na naman tayo sa isang video kung saan ay magbibigay lang tayo ng ilang bagay na posibleng maging aksidente o kaya naman ikaw mismo ay maka-aksidente during your ride. Disclaimer lang mga kalakbay, hindi po ako ekspertong siklista. Kaya lahat ng sasabihin ko dito sa video na to ay binasi ko lang sa aking nalalaman, sariling opinion at karanasan. Kaya kung mayroong mali, sobra o kulang ay pwede mong i-comment sa video na to at ng ating mga pag-usapan. At magpapakilala na nga rin po pala ako sa inyo mga kalakbay. Kung isa kang baguhang siklista na tulad nyo, hindi naman kaya ay napadaan o naligaw ka lang dito sa video na to, o kaya naman ay nagbabalak ang pasukin ng mundo ng siklista, sakto-sakto ang channel na napuntahan mo. O nga po pala ang inyong kalakbay na sa Predisada, share pala sa my YouTube channel. Dito ay gumagawa ako ng mga biking vlog. Kahit na ano, basta tungkol sa bike, pasok tayo dyan. At dito ay pwede kang mag-comment ng mga idea, suggestion, o kaya naman tanong about bike na pwede kong sagutin. Hindi naman kaya, ay gagawin ko na sarili yung video yan para sa'yo. So tara, simulan natin yung video na to. So bali yung una natin dito mga kalakbay, ito yung kadalasan na na-encounter ko. Minsan ginagawa ko rin to. Ito yung pag-drifting natin sa likuran ng sasakyan. So para sa akin, malaking pagkakamali yun or hindi dapat ginagawa ng isang siklista. Lalo na kung matulin yung takbuhan, tapos sinahabol mo rin yung sasakyan. Ang point kasi nila doon, males yung hampas ng hangin sa kanila para hindi sila masyadong persado sa pagpadyak. Totoo naman kasi yun, nakakabawas ng hampas ng hangin, then nakakabawas din ng pwersa sa pagpadyak kasi mahina na yung hampas ng hangin sa atin kung mayroon tayong sasakyan na nasa unahan. Ang problema, pag nagkaroon ng aberya doon sa unahan ng sasakyan na sinusundan mo, na kailangan nilang magpreno, kailangan nilang biglang magpreno, tapos mabilis yung takbo mo, panigurado sa akin po ka doon sa likuran. Kung makaiwas naman, may posibilidad naman na sumabit ka o kaya naman mabangga ka or makabangga ka, depende doon sa pag-iwasan mo. Kung kaliwa ka kakabig, pwede kang ma-aksidente, pwede kang mabangga ng mga kasalubong ng sasakyan. Doon naman sa kanan, pwede ka naman makabangga ng mga tao na dumaraan. Kaya yun, pwede kang ma-aksidente doon or pwede ka rin maka-aksidente. Kaya kung ikaw ginagawa mo itong discarding to, ay pag-isipan mo hanggat sineserte ka pa. Yung pangalawa natin dito, yung pagkarera sa mga sasakyan o kaya naman sa mga kapwa siklista. Kung nasa ride ka, hindi mo naman kailangan kumarera o mga rera sa ibang mga siklista o kaya naman makipag-unahan sa mga sasakyan. Alam naman natin na hindi tayo mananalo sa mga sasakyan. So siguro, professional scientist ka, malakas ka, o yung batak na batak ka na talaga, eh may posibleng mauna ka, pero panandalian lang yung pag-una mo. Hindi ka uubra talaga o hindi ka tatagan doon sa sasakyan. Kasi bakit na yung ginagamit nila para sila imandar? Sa mga siklista naman ay mga binte yung ginagamit natin para tayo ay imandar o para tayo ay tumakbo. Kaya imposible na mauna tayo sa sasakyan. Mauna man tayo, anong papala natin doon? Wala. Buti kung yun ay may premyo or may price na makukuha. Pero kung paano kung makuha mo doon ay disgrasya. Ikaw pa yung gagastos para sa sarili mo. Doon naman sa mga siklista rin na kapwa siklista, nagkakarera. Kung wala naman kayo sa race, at nagra-ride lang kayo, hindi nyo naman na kailangan gawin yung karera. Kasi ang ride, ini-enjoy yan eh. Hindi yan minamadali. Wala naman tayo sa competition para bilisan natin yung pagtakbo natin. Iisip pa silang iba, taagang makarating doon sa destination na pupuntahan. Oo, merong tendency na ganun niya yung point mo na para mabilis or para maaga makarating doon sa lugar na pupuntahan mo. Pero mapapansin mo, hindi mo naman na-enjoy yung ride na ginagawa mo, magandang view na madaraanan mo sa destination na pupuntahan mo. Kaya pag ride, ride lang, chill ride, or enjoyin mo yung ride na ginagawa mo lahat. Tsaka ka na kumarera pag nasa competition ka na. Magkaibang-magkaiba kasi ang competition kesa sa ride. Kadalasan ang nangyayari kasi sa pagkakarera ng mga siklista, kapwa siklista, no? Yung ego or yung yabang. Example na lang mga kalakbay, yung isang siklista is tumatakbo na siya lang medyo may katulina na. Bigla na lang may uulpot na isa na mas mabilis pa yung takbo kesa sa kanya.
So, ano nangyayari? Parang iniisip nung isa na ang angas nito ay abang dito ba, ganun. Sige, habulin kita. Yun, mag-aabulat sila hanggang mauwi sa karera. Yung posible yun na maging aksidente. Kasi kung halimbawa, nasa isang bayan kayo, nadadaanan nyo, medyo maraming tao yun. O doon sa mga maraming tao na lugar. Basta magkamali ka dyan o kailangan mo magpreno at hindi ka nakapagpreno, maaari kang ma-aksidente o maaari kang maka-aksidente ng maraming tao sa ginawa niyong race na hindi naman dapat ginagawa. So yung pangat natin dito mga kalakbay, ito naman yung sobrang tulin sa lusong. So marami tayo nakakita sa mga Facebook, social media. Kahit sa balita, mayroon tayo na babalitaan dyan na panood sa TV. Kasagad doon sa mga likuan, mga lumulusong na sobrang tutulin, tapos ay biglang liliko na pa ganyan. Yung iba nag-overshoot, nawawalan sila ng control. Kaya nauuwi, nababaga doon sa poste, doon sa gutter, minsan sumasal po doon sa sasakyan, minsan sumasagad doon sa pinakang curb. Yun yung nangyayari sa kanila. So, ang kulang lang sa kanila kasi doon is yung pagpreno. O kaya naman hindi sila talaga nagpre-preno. Bali, ako, ginawa ko din yan. Dito sa Kibyang Tunnel, medyo maganda-gandang lusungan doon. Lalo na yung huling lusong doon bago mag-Kibyang. So, yung lumulusong na ako doon, di na ako nakahawak sa preno. Dare-darecho na ako doon. Buti na lang, sinabihan ako ni Eric Pelayo na na umalalay ako doon sa preno ko. Kasi nga yung mga likuan doon is mga naka-curb. Gumaganyan kami. Yung gumaganyan. Parang pag-alun siya. Sabi niya sa akin na mag-alalay ako sa preno. Buti na lang nakinig ako sa kanya. Kasi muntikan na rin ako doon mag-overshoot. Buti hindi nag-overshoot, hindi na-upload. Kaya pagdating sa lusong, alam naman natin yung lusong, yun yung pinaka-premium ng mga siklista pag umaahon. Pero ilagay nyo lang lagi sa isip nyo na kailangan nyo humawak ng preno. Para case of emergency na kailangan nyo magbawas ng bilis is makapagbawas kayo. Hindi yung lulusungin nyo ng wala ng bukas. Baka hindi na kayo abuti ng bukas pag nagkataan. Then yung huli natin dito is yung hindi paggamit ng hand signal tuwi tayo lumiliko, kaliwa o kanan, o kaya naman nagbabawas, or hihinto. Kung sa motor nga, meron niyang mga ilaw na signal light, kung saan sila liliko, hihinto sila. Siklista, meron tayong hand signal na ginagamit. Pero kadalasan, hindi yata ito ginagamit ng karamihan, lalo na pag group ride. Kanya-kanyang diskarte na lang. O para sa akin, importante yung hand signal, lalo na kung nagtratrank pa. O kaya naman ay marami kang nasa likuran ng mga sasakyan, importante yung hand signal. Kasi dyan nila malalaman kung ano yung gagawin mo, kung liliko ka ba o rihinto. Kasi dyan minsan na didisira siya yung iba. Hindi nag-hand signal na nakakabig ng pakaliwa. Hindi nila alam na meron sila sa likuran na sasakyan na medyo may kabilisan ng takbo. Yun, nadadali sila doon. Pag-drifting sa likuran ng sasakyan, pakipagkarera sa mga sasakyan o sa mga kapwa-siklista, sobrang tulin ng paglusong, hindi paggamit ng hand signal. Kung yung apat na bagay na yan ay ginagawa mo, ay pag-isip-isipan mo na habang sinuswerte ka pa. Baka kasi biglang hindi ka swertein, ay madisira siya ka. Mauwi ka sa ospital o kaya naman. Na mga kalakbay, maraming salamat po. At huwag mo na lang kalimutan i-like at i-share ang video na to kung nagustuhan mo at sana nakatulong na rin sa'yo. Panoorin mo na rin yung previous video na mga in-upload nyo baka sakaling makatulong din sa'yo yan. Mag-subscribe ka na rin kung di ka pa nakasubscribe kung gusto mo pa ng mga bike-related videos na tulad dito. At pindutin mo rin yung notification bell para updated ka sa next video na i-upload nyo. Maraming salamat sa inyo mga kalakbay. Ride safe, stay home, stay safe.